Alam nyo pa, masama. Ito ha. Ah, masama pa dito sa mga transaksyon ngayon na pawang mga inchik ng China. Mga kriminal eh, ha? Isipin ninyo yan. Paano mong i-justify yan? Isipin mo, ang sagot lang eh. Hindi importante yung tao eh. Importante yung kumpanya. Ha? Wala namang kasalanan yung kumpanya sa ginawa ng tao. Ano? Yun nga ang kasalanan niya eh. Nagpapanggap siyang kumpanya na may kumpanya, pero ang pakay pala nila, scam. Di ba? Magnakaw. Eh, hindi naman nila lalakasan ang loob nilang makipag-transaction sa gobyerno kung hindi papayag yung gobyerno. Alam nilang payag eh. Planado yan eh. Deliberate yang. Yan oh, planado yan. Pinlano yan talaga eh. Yang scheme na yan at yan ay organisado. Organize yung crime. Kaya lahat pare-pareho ang report ng COA, magkakahawig, magkakaiba lang ng halaga, magkakaiba lang ng project ng nanakawin. Pero pare-pareho, iisa ang scheme eh. Walang resibo. Yung mga contractor na binibigyan ng kontrata ay mga walang totoong address, di ba? Hindi totoong kumpanya eh. Mga kaibigan eh. Pupuntahan yung address, wala namang ganun. O di nagpapanggap lang na kumpanya yan, di pa ba maliwanag yan? Eh, violation yun eh. Labag sa batas yun eh. Maraming requirements na dapat na sundin sa pagpasok sa kontrata. Yung mangungontrata at yung magbibigay ng kontrata naman, sisiguraduhin niya na lahat ng requirements ay nasusunod. Katwira nila ngayon, di, emergency ito eh. Alin, yung pagnanakaw, emergency. Yung overpricing, emergency ba yun? Wala na yun. Ito, babayaran mo 120. Bay, kahit saan planeta ka magpunta, mga kaibigan, itong plastic na ito, hindi mo babayaran ito ng 120 ang isa. Kahit sabi mong walang available. Ba't pa ako magbibili niyan kung walang available? Katunayan, hindi naman requirement eh ng WHO ang pagsusuot nitong face shield. Face mask lang. Ba't kayo bumili nito? At bakit hanggang ngayon ay ginagawa nilang mandatory ang paggamit ng face shield? Eh, your guess, sabi nga, is as good as mine. Ha? Alam mo na ang dahilan. Hindi lang sila kumita doon sa binili nilang face mask. Baka ito nga, kasama pa rin eh. Di ba? Sa mga binayaran, pinabayaran sa gobyerno, si Mook, kinita na ron, kita pa rito. O tapos, nagkaroon ng malaking demand dahil mandatory na. Di ba? Kaya, hindi nila mapatigil eh. Hindi nila, matanggal eh, na hindi na pwedeng gamitin, hindi na kailangan gamitin yan. Bakit? Kumikita pa eh. Ha? Mga kaibigan eh, kumikita pa eh. May kumikita pa eh. Oh, yun lang ang ano ron eh. Yun lang ang possibility ron. Requirement ba yan ng WHO? Una hindi eh. Pag sinabi ngayon ng WHO na requirement yan, mga kaibigan, kailan pa? Ba't lang ngayon nila sasabihin yan? Di ba? Alam nyo, may WHO rito. Yan, huwag ka rin magpapaniwala riyan. Isa rin sira ulo yung mga nandyan. Di ba? Oh, iba-iba rin ang ano yan eh. Na sinasabi yan WHO eh. Sa totoo lang eh. Depende kung siguro kung kikita sila rin sa kausap nila sa gobyerno. Di ba? Oh, mga kaibigan. So, yan po eh. Ngayon, ano yung ang pinakamabaho ang nakita ko, sabi ni Digong nyo, is
You, Gordon, threaten to stop testing. You stop testing people so that they will die. But tinan mo, ano na, ginagamit na naman yung, kunyari, mahal ang taong bayan. Ha, kunyari, may malasakit. May malasakit, wala kayong bakuna. Tapos, eh, pinagpipilitan yung pagsuotin ng face shield. Di naman requirement. Di naman kailangan. Katunayan, no, Hong Kong, di ba? Hong Kong, ha? Bakit ang baba ng kwan? Ng COVID? Kung sabing maliit lang yan. Napakalapit sa China niyan. Macau, di ba? Halos zero Macau na eh. Mga kaibigan, napakababa na eh. Oh. Ang sabihin, ang lapit sa China niyan. Di ba? Ba't hindi requirement ito? Oh. Anong katarantaduhan yung pinagsasabi ninyo? Di ba? Oh. Kasi doon, hindi pwede. Ang tao doon, kahit sabihin mong sakop na sila ng China, eh, ang tao roon eh, marunong kwan eh. Manindigan eh. Di ba? Oh, nanindigan, nakita naman natin yan. Sa nakaraan, wala nga lang sila magawa, di ba? Pero marunong silang manindigan. Oh, ngayon, ito, sabi nga ni Balte, yung dating commissioner, yung dating spokesperson. Una, sabi ng COA, ito COA official, mga kaibigan. Noon daw, itong commission on audit, sinabi na wala silang obserbasyong nakitang obserbasyon anuman na kahinahinala sa Aquino administration sa pagbili ng personal protective equipment, yung PPE, mula 2015 hanggang 2016. Sa House Committee Appropriations sa Kamara, on deliberations on the proposed 2022 14.46 billion budget of the COA, Iloilo Pers District Representative Janet Garin, tinanong daw ni Garin yung COA chairman si Michael Aguinaldo if the state auditing agency could remember, kung matandaan daw ba ng COA na sinita ang pagbili ng PPE noong 2015 and 2016. Oh, di ba naging health secretary yan si Garin? Ngayon gusto mag-sip-sip eh, di ba? Nag-sip-sip ito nung isang beses, oh. As far as I know, sabi, parang wala namang observation na ganun po. Ito sabi nung chairman ng COA ngayon. Oh. Kaya ito ho, nagpaliwanag naman si Balte naman. Ha? Ang sabi naman ni Balte, I heard people are looking for the specs, ha? Of the PPE. Specifications ang ibig sabihin, di ba? Nung PPE na binili, ha? Sa pamamagitan ng purchase order na may petsang June 23, 2016. Ito yung tinutukoy kasi. So here you go. According to purchase order, ito yung order, ha? Dokumente, di ibig sabihin, may PO eh, di ba? Yung 3,750 na PPE sets, ano mga kasama ron? Set ito eh, set. Ha? Goggles. Globes, ito yung sinasabing pack, ha? Plastic shoe covers, coveralls, ito yung parang damit, di ba? Surgical gloves, yung guantes, ha? N95 face masks, ha? Surgical masks, at saka head caps, yung parang ang ano, nagpakulot, di ba? Tatakban yung ulo mo. Eh, bueno, yan po eh. Ang linaw eh. Documented eh. At nagkakahalaga lang ng 3,864 ang isang set, mga kaibigan. May goggles to, yung gano'n, no? Yung sa mata. Di ba? Hindi ganito, mga kaibigan.
Ngayon, ang binili, 3,750 lang packs. Yung set na yun. Sa halagang 3,864. At yung mga binili nila ay merong isang taong warranty. Kung may depekto, pwedeng palitan. Diba? Yun ang ibig sabihin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin mo, nakakapagpasugal sila, bawal ang pumunta sa mga ano ho, religious sa church, ha? Churches, mga kaibigan, bawal magsagawa ng ano, ng worship service, pero ang sugal, pwede. Mga kaibigan, anong klaseng ano ito? Oy, katulad ng sinabi natin sa ano, sa ano ito, yung Thailand, di ba? O bukas na ulit ang kanilang negosyo. Sandali lang silang nag-lockdown. Kasi nga, mamamatay ang kanilang ekonomiya. At doon, hindi binibitin ang pagbili ng bakuna, mga kaibigan. Available sa kanila. Dito, sinadya eh. Mga kaibigan eh. Sinadyang ipitin. Ha? Para ano? May dahilan silang mag-lockdown. Hindi talaga nila. Bakit? Pag may lockdown, ano pakinabang nila? Magagawa nila gusto nila. Kita mo yung pera? Magagawa nila kung ano gusto nilang gawin. Ano pa? Sila lang ang nakakakampanya, di ba? Nakakapagpakabit ng mga tarpaulin, di ba? Ng malalaking billboard. Sipin mo nagagawa nila yan. Ano pa gusto niyong patunayan dyan? Di ba? Ang sabi nga, tayo naniwala din eh, di ba? Nung una. Pero, hindi naman tayo pwede sa luko. Pwede ako sa lukuhan, sandali lang. Huwag matagal. Sabi nga ni Abraham Lincoln, stand with anybody that stands right. Manindigan ka sa panig ng naninindigan sa tama. Stand with anybody that stands right, and part with him, sabi, when he goes wrong. Pagka mali na, iwanan mo na. Hindi yung nakababad ka pa rin. Kitang-kita mo na mga mali, nakababad ka pa rin. Yun. Bagay na bagay yung mga yun sa mga Duterte-ning. Tsaka dito sa mga politikong pulpul. Di ba? Subukan mo, matalo sa eleksyon yan. Ang eleksyon naman eh, nasa kamay pa rin ang taong bayan niya. Kahit sabihin mong lahat ng pandaraya gagawin nila. Pag hindi pumayag ang taong bayan, wala silang magagawa pare-pareho. Kahit makipagsabwatan pa sa kanila ang lahat ng institusyon sa Pilipinas, wala silang magagawa. Kapag ka iginiit ng tao, ang kanilang kapangyarihan, mga kaibigan, nakalagay yan sa saligang batas. Hindi ba? The authority emanates from them. Sovereignty resides in the people. And all authority emanates from them. Lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako.
Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Pantay-pantay, walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Hari Rockway! Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit ang pag nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,